Good morning, Mommy. Batay ko kay Mommy pagpasok ko sa komedor. Lumapit ako sa kanya at humulik sa kanyang pisngi. Kamusta na ang pakiramdam mo, anak? Ayos na po, Mommy. Kaya ko na pong pumunta sa store at bake shop. Sabi ko at umupo na sa tabi ni Mommy. Bukas ka na lang pumunta. Magpahinga ka pa, baka mabinat ka. Ani Mommy at tinawag ang isang kasambahay para ipagtimpla ako ng tsaa. Pero nag-request akong Milo ang itimpla. Dalawang araw na akong nandito sa bahay ni Mie. Medyo nababagot na ako, nakangusong sabi ko. Dalawang araw akong nanatili sa bahay dahil nilagnat ako. Gusto pa nga akong dalhin sa hospital ni Mommy pero di ako pumayag. Ayoko sa hospital saka simpleng lagnat lang naman yun. Huwag nang matigas ang ulo, Ana. Magpahinga ka muna. Siya nga pala may dalang pagkain si Matt para sa'yo. Ko, kasweet talaga ng binatang yun. Papasok na lang siya sa opisina, dumaan pa rito para maghatid ng pagkain mo. Natigilan ako sa sinabi ni Mommy. Dumaan po si Kuya Matt. Oo, kani-kanina lang. Tulog ka pa. Hindi ka na nga pinagising para tuloy-tuloy ang tulog mo. O diba, sobrang sweet niya. Lagi kang inaalala. Naisip ko lang, anak, kung siya ang makakatuluyan mo din na ako mag-aalala. Nasisiguro kong maaalagaan ka niya. Ngayon pa nga lang na nanliligaw pa lang siya, sobrang maalaga na siya sa'yo. Napanguso ako sa sinabi ni Mommy. Botong-boto talaga siya kay Kuya Matt. Pero para namang nagiinit ang dibdib ko sa sinabi niya. Totoong maalaga si Kuya Matt sa akin. Sa dalawang araw na may sakit ako ay gabi-gabi pa rin siyang pumupunta, hindi para manligaw kundi para tingnan ako. Kung ano-ano ring mga pagkain ang dala. Sa umaga bago pumasok sa opisina ay dumadaan pa siya dito para dalhan ako ng pagkain. Anak, bukas nga dalhan mo ng lutong pagkain si Matt sa opisina niya. Pasasalamat man lang sa mga kabutihan niya sa'yo. Suhestyon ni Mommy. Hindi ako marunong magluto, Mommy. I know. Ikaw po ang magluluto. Hindi rin. Alam mo namang hindi rin ako marunong magluto, baka sumakit lang ang tiyan niya. Magpapaluto tayo kay Manang Josie. Ngumiwi ako. Oo nga pala, di rin marunong magluto si Mommy. Tumutulong lang siya sa kusina. Mag-ina nga kami dahil parehas kaming di marunong magluto. Pumasok na sa komedor ang dalawang kasambahay at hinain na sa mesa ang almusal namin ni Mommy. Ang sa akin ay ang pagkain na dinala ni Kuya Matt. Hi, Miss. Nasa opisina ba niya si Kuya Matt? Nakangiting tanong ko sa isang receptionist. Sino pong Matt, ma'am? Eh oo nga pala. Kaunti lang ang nakakaalam na Matt ang nickname ni Kuya Matt. I mean, Matthew Kerem Santillan. Ah yes po, ma'am, nasa opisina po niya. Pero may ka-meeting po siya ngayong kliyente. May appointment po ba kayo sa kanya ngayon? Magalang na tanong ng babae. Kumagat labi, ako, need pa pala ng appointment bago makipagkita sa Big Boss. Eh magbibigay lang naman ako ng pagkain. Wala eh, may ibibigay lang sana ako. Baka pwedeng umakyat ako saglit o kaya pakitawagan siya. Sabi ko at tinaas ang hawak na brown paper bag. Naku ma'am, hindi po pwede eh. Yung mga may appointment lang po ang pwedeng pumasok sa opisina ni sir at hindi po namin siya pwedeng basta tawagan. Yung secretary lang po niya ang pwede naming tawagan. Ganun ba? Nanlumo ako. Susurpresahin ko pa naman sana siya. Ang higpit pala dito sa company building niya. Kun sa bagay ganun din sa amin. Ah ma'am, kano ano po ba kayo ni sir? Tanong pa ng isang receptionist na medyo matarey, ang mukha at nanunurang tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. Ah ano-ano ba ang sasabihin ko? Na ako ang babaeng nililigawan ng big boss nila. Baka di pa sila manilawa at pagtawanan pa ako. Ano, kapatid ako ng isa sa mga kaibigan niya. Sinabi ko na lang. Sino pong kaibigan ni sir, ma'am? Nakataas ang isang kilay na tanong pa ng receptionist na matarey ang mukha. Medyo hindi ko nagustuhan ang tono ng pagtanong ng babae. Tiningnan ko ang pangalan niyang nakasulat sa nameplate. Tumaas ang isang kilay ko at tinarayan rin ang bukas ng mukha. I am Alden Montenegro's sister, Miss Diana Dimas. Taas noong sabi ko. I'm sure kilala nila ang kuya ko. Nagtinginan ang dalawang receptionist. Kapatid po kayo ni Sir Alden Montenegro. Tanong ng mabait na receptionist. Yes, his one and only sister. Wait, here's my ID. Baka akala nyo nanloloko ako. Dinukot ko sa sling bang ang wallet at kinuha ang ID at binigay sa kanila. Masusi naman nila yung tiningnan.
Napangisi ako nang makita ang pagkamangha sa kanilang mga mukha, lalo na yung matare na receptionist na si Diana. Eh ma'am, pasensya na po. Pero kahit po kapatid kayo ni Sir Alden, eh hindi pa rin po kayo pwedeng basta na lang pumunta sa opisina ni Sir. Mahigpit na rules po yun. Tanging may appointment lang po ang pwedeng pumasok sa opisina niya. Magalang ng paliwanag ni Diana. Napabuntong hininga ako sabay ikot ng mata. Siya ang tipo ng taong binabase sa status ng isang tao kung paano niya iyon tatratuhan. May ganito palang empleyado si Kuya Matt. It's okay, tatawagan ko na lang siya para sabihin nandito ako. Kapag di niya ako pinapasok, busted na siya. Himutok ko habang kinukuha ang cellphone sa sling bag at dinial ang numero ni Kuya Matt. Tumingin ako sa dalawang receptionist na nakatingin lang sa akin habang mga nakaawang ang labi. Tatlong beses nagring ang kabilang linya bago may sumagot. Hello Anna, I'm in the middle of a meeting. I'll call you later. Napakagat labi, ako nang marinig ang malaki, malalim at magaspang na boses ni Kuya Matt sa kabilang linya. Hello Anna, bumuntong hininga ako. Nandito ako sa ibaba ng building. May dala akong pagkain para sa iyo kaso ayaw akong paakyatin ng mga receptionist mo dyan sa opisina mo, dahil wala daw akong appointment at may ka-meeting kang kliyente. Iiwan ko na lang dito sa baba, ang pagkain mo kunin mo na lang kapag tapos na ang meeting mo. Wait, nandito ka sa building? Oo nga, narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Dyan ka lang, huwag kang aalis. Pero, naputol ang sasabihin ko nang maputol na ang kabilang linya. Binabaan na niya ako, napaismid na lang ako. Nilingon ko ang dalawang receptionist. Tumunog ang intercom na nakapatong sa desk. Sinagot yon ng matare na receptionist. Yes sir? Opo? Sige po. Binaba na ng receptionist ang intercom at bumalang sa akin. Ma'am, pwede na po kayong umakyat sa opisina ni sir. Napataas ang kilay ko nang sabihin ng receptionist kung anong floor ang opisina ni kuya. Nasa pinakatuktok pala, kun sa bagay big boss siya eh. Kaya sa tuktok talaga siya. Nakakagulat din na pinayagan niya akong umakyat sa opisina niya. Giniya ako ng mabait na receptionist sa private lift. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Good afternoon ma'am. I'm Jamil Ignacio, secretary po ni sir. Bati sa akin ng lalaking maputi at chinito. Nilahad niya ang kamay. Tinanggap ko naman yun. I'm Annabelle Montenegro, but you can call me Anna for short. Nice to meet you Jamil. Magiliw na bati ko rin sa secretary ni kuya. Nice to meet you rin po ma'am. Ah, this way po. Giniya ako ni Jamil sa lobby. Umupo naman ako sa isa sa mga couch. Nakaharap sa lobby ang isang may kalakihang pinto. Nakita ko ang buong pangalan ni Kuya Matt sa plate na nakalagay sa pinto. Sa taas ng pinto ay may nakalagay ding signage na sales office. Malapit na pong matapos sa meeting si Sir Ma'am. Pakihintay na lang daw po siya. You want coffee po or juice? Alok ni Jamil. Hindi na Jamil, salamat na lang. Tanggi ko. Okay po ma'am. Tawagin nyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Ani Jamil at tumalikod na. Lumapit siya sa isang corner na may office table. Mukhang yon ang kanyang opisina. Natigilan ako sa pagmuni-muni nang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas ang dalawang matanda na mukhang mag-asawa. Naka-Amerikana ang lalaki at posturang poster naman ang babae na kumikinang ang mga alahas sa katawan. May kasama silang mas batang babae na maganda. Sexy ang pananamit nito at may marteng tawa. Tumaas ang isang kilay ko nang huling lumabas si Kuya Matt. Nakita niya ako pero saglit lang siyang sumulyap sa akin at tinuon ang pansin sa mga bisita. Thanks for coming Mr. Laurel. Formal na sabi ni Kuya Matt sa matandang lalaki. I should be the one to say thank you Mr. Santander. Salamat sa paglaan mo ng oras sa aming pamilya. Mabait na sabi naman ng matanda. You're welcome sir and welcome to Dana's Park. Ani Kuya Matt sabay lahad ng palad. Mukhang bumili ng bahay ang pamilya sa Dana's Park. Ang high-end subdivision na isa sa pagmamay-ari ni Kuya Matt. Pinangalan iyon sa yumaon niyang ina. I'm so excited na tumira sa bago naming house. Sana nandun ka rin Sir Matt sa house blessing namin. Anang mas batang babae nang itingiti at obvious na nagpi-flirt kay Kuya Matt na stoic lang ang mukha. Nagpaalam na ang pamilya at hinatid na sila ni Jamil sa lift. Pero hindi sa lift na nilabasan ko kanina. Bumalang na sa akin si Kuya Matt at lumapit.
Tumayo naman ako at paimple ko siyang binestahan. Executive na executive ang dating niya. Big boss talaga. Naka-long sleeve polo na puti with necktie na humahakab sa kanyang maskuladong katawan lalo na sa bandang dibdib. Pati nga ang mga sleeves ay humahakab din sa kanyang malalaking mga braso. Naka-tuck in yun sa kanyang itim na slacks na medyo humahakab din sa kanyang mga hita pati sa kanyang gitna na nakabukol. Mabilis kong inalis doon ang mata kasabay ng pag-iinit ng aking pisngi. Bakit ba natoon pa doon ang pansin ko? Kapansin-pansin naman kasi. Dahil malaki ang bulge, siguradong malaki ang kanya, gaano kaya kalaki? Ipinilig ko ang ulo, Naimas ka ana, ang manyak mo. Are you okay? Kunot noong tanong ni Kuya Matt nang makalapit na sa akin. Tumikim ako at tumango, yes of course I'm okay. Are you sure? Bakit namumula ang mukha mo? Hindi ka pa yata magaling gumagala ka na. Sermon niya at hinipo-hipo ang pisngi, noo at leeg ko. Tila naman lalong nadagdagan ang init sa aking mukha. Mukhang magkakasakit ulit yata ako. Okay ka naman. Hindi ka naman mainit. I told you I'm okay, nahihiya ko pang sabi ko at inabot sa kanya ang brown paper bag. Kinuha naman niya yon at sinilip. Para saan ta? Ngumiti ako. Para sayo. Pa-thank you ko kasi kahit busy ka inaalagaan mo ko. Of course, importante ka sa akin at future girlfriend kita kaya dapat lang naalagaan kita. Parang wala lang nasabi niya. Pero iba ang dating sa akin nang sinabi niya. Nagsisirko na naman ang puso ko sa kilig. Kinagat ko ang ibabang labi, sabay kamot sa leeg na hindi naman makati. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ano, iaabot ko lang yan. Sige alis na ko. Tumalikod ako at akmang hahakbang na pero hinawakan niya ang braso ko. Saan ka pupunta? Lumingon ako sa kanya. Nakakunot ang kanyang noo. Bakas ang pagtutol sa kanyang mukha sa pag-alis ko. Uuwi na. Naihatid ko na yung pagkain eh. Kada rating mo palang aalis ka na agad. Sa loob tayo ng office ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Namilog ang mata ko at nagiba ang takbo ng utak ko. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Kumunot ang kanyang noo. Anong gagawin ko sa'yo? Mag-uusap tayo. Unless... Unti-unting nabura ang pangungunot ng kanyang noo at siya namang unti-unting pagsilay ng pilyong ngiti sa kanyang labi. May gusto kang ibang gawin natin. Aniya at malisyosong tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nag-init naman ng gusto ang mukha ko. Gets ko agad kung ano ang ibig niyang sabihin. Wala no. The let's go. Nagugutom na ako. Dinala niya ako papasok sa opisina niya. Kuya, huwag po. Huwag po. Huwag niyo po akong kainin. Masarap po ako este di ako masarap. Titig na titig ako kay Kuya Matt at walang kurap-kurap habang kumakain siya. Sinusundan ko ng tingin ang bawat subo niya ng kutsara, bawat galaw ng labi. Halatang sarap na sarap siya sa pagkain at ang sarap niyang panuurin. Lalaking lalaki siya kumain. Sumulyap si Kuya Matt sa akin at kumunot ang noo. Don't stare at me like that, Ana. Aniya habang nililigpit na ang pinagkainan at pinupunasan ng napkin ang bibig. Ngumuso ako, suplado mo naman. Tinitingnan ka lang eh. Ngumisi siya, yung tingin mo parang gusto mo kong kainin. Namilog ang mata ko at napasinghap ako sa sinabi niya. Bakit masarap ka ba? Kinagat ko ang labi sa tinanong ko. Shit, bakit yon ang nasabi ko? Tumingin siya sa akin at nangislap ang kanyang mga mata. What's wrong with you, ha? Bakit nagiging green-minded ka ngayon? Nakangisi niyang tanong at dinampot ang bote ng tubig at uminom habang ang mata ay nasa akin pa rin. Bigla akong naging uncomfortable sa kinauupuan ko. Di ko alam kung ano ang isasagot ko. Baka kasi iba na naman ang masabi ko. Nakakahiya na. Di ko rin alam kung bakit nagiging green-minded ako ngayon. Siguro di pa talaga ako magaling. Baka nabinat ako. Tama nga si Mommy, dapat hindi muna ako maglalabas dahil baka mabinat ako. Tumayo ako at sinukbit ang sling bag sa balikat. Ano, uwi na pala ako? Parang di maganda ang pakiramdam ko eh. Sa tingin ko may binat ako. Nahiya pang sabi ko sabay talikod at malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hinawakan ko ang doorknob at pinahit iyon. Pero di yon mapahit dahil nakalock. Bakit nakalock? Lumingon ako kay Kuya Matt. Namilog ang mata ko at lalong bumilis ang pintig ng puso ko nang makita kong papalapit siya sa akin.
Nataranta ako at pilit kong pinipihit ang doorknob. Bumukas ka, bumukas ka. Kahit anong pihit mo dyan di mo mabubukasan yan. Nasa akin ang remote. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at likuran nang marinig ang malalim na boses ni Kuya Matt sa aking likuran. Kahit malamig sa loob ng opisina niya dahil sa buga ng aircon ay para pa rin akong naiinitan. Ramdam ko rin ang singaw ng mainit niyang katawan. Para akong may stiff neck na lumingon at tumangala kay Kuya Matt. Kakaiba talaga ang kislap ng mata niya ngayon. Parang para niya akong kakainin. Kuya, pabukas po, sambit ko sa mahinang boses. Pero nginisihan lang niya ako nang nakakaloko ni Kuya Matt. Bakit parang takot na takot ka sa akin? Humakbang pa siya nang mas malapit. Humarap naman ako sa kanya at sumandal sa pinto habang nakatingala sa kanya. Parang bigla akong kinapos ng hininga at nagwawala na ang puso ko sa loob, lalo na nang ilapat niya ang isang kamay sa gilid ng ulo ko at bahagya pa siyang yumuko. Isang dangkal na lang ang pagitan ng aming mukha. Dama ko ang mainit niyang hininga sa aking mukha at naamoy ko rin ito. Hindi siya amoy ulam, in fairness, mabango ang hininga niya. Ana, mahinang sambit niya sa pangalan ko sa magaspang at sensual na boses habang titig na titig sa mukha ko, partikular sa aking labi. Napalunok naman ako at tila biglang nanuyo ang lalamunan ko. Wala na akong ibang naririnig kundi ang malakas na tibok ng puso ko. Unti-unti pang bumaba ang mukha ni Kuya Matt. Hahalikan niya yata ako, pero di pa naman kami eh. Hindi ko pa siya sinasagot kaya bawal pa niya akong halikan. Gaga, pumikit ka na lang. Chance mo nang magka first kiss. Sigaw ng kabilang bahagi ng utak ko. Sige na nga, pipaikit na lang. Pinaikit ko ang mata at hinintay na lang na lumapat ang labi ni Kuya Matt sa labi ko. Ramdam na ramdam ko ang mainit niyang hininga. Heto na, magkaka first kiss na ako. Kiss me, habibi. Pero tila ako nagising sa isang masarap na panaginip nang tumunog ang intercom. Agad akong damilat at nahigit ko ang hininga nang bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Kuya Matt. Halos gasinulid na lang ang pagitan ng aming mga mukha. Muling tumunog ang intercom. Tumiimbagang si Kuya Matt at pumikit ng mariin sabay mahinang nagmura. Humugot siya ng malalim na hininga at tumalikod. Nilapitan ang office table at pinindot ang intercom. Yes, Jamil. Paangal ang tono ng boses niya. Nakaguhit sa mukha ang inis. Inis siya dahil nabitin. Nakakainis naman takaga eh. Bad trip si Jamil. Ang sarap isako. Chance ko nang magka first kiss eh. Nang istorbo pa. Ipilig-pilig ko ang ulo. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko at nanghihina ang mga tuhod ko. Parang hinigop ni Kuya Matt ang lakas ko. Hindi pa nga niya ako hinahalikan nang hihina na ako. Paano pa kaya kung nahalikan na niya ako? Muli kong ipinilig ang ulo. Puro agiw na yata ang utak ko. Kailan pa ako naging desperada sa halik ni Kuya Matt? Alright, lalabas na ako. Pinatay na ni Kuya Matt ang intercom at muling lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Let's go. Ha, tanging nasabi ko na lang at nagpatangay na lang sa kanya. Binuksan niya ang pinto na hindi na nakalock. Hawak ang kamay ko ay sabay kaming lumabas at dumiretso sa lift. Sumunod sa amin si Jamil na panay ang tingin sa kamay namin ni Kuya Matt na magkahawak. Malamang iba na ang tumatakbo sa isip niya. Sinubukan kong bawiin ang kamay pero hinigpitan lang ni Kuya Matias ang hawak at sumulyap pa siya sa akin. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Ihahatid na kita sa ibaba. May emergency akong pupuntahan. Ah, pero di mo na ako kailangan ihatid sa ibaba. Kaya ako naman mag-isa. Nakaakyat nga ako dito mag-isa eh. Nginisihan lang niya ako at sumulyap sa itaas ng elevator kung saan pababa na ang numero. Hindi ako makakapunta mamaya sa bahay niyo dahil may iba akong lalakarin. Pero tatawagan kita. Okay, are you free on Saturday? Sumulyap ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa harap ng pinto ng elevator kung saan nakikita ang reflection namin sa may kantab na mental. Kita ko doon na nakatingin siya sa akin. Ang secretary niyang si Jamil ay tahimik lang sa gilid pero alam kong nakikinig. Tumikim ako. Sa shelter ako kapag Saturday. Sa Sunday ako free. Bakit? Fine, Sunday na lang. Lumangon siya sa akin. Yayayain sana kitang mag-barbecue at manood ng movie sa bahay. Muli na namang naging erotiko ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabi. Inaaya niya ako ng date sa bahay niya. Bakit?
Because I want to spend time with you, yung tayong dalawa lang at walang istorbo. Tahasan niyang sabi. Napakurap-kurap naman ako habang hindi na magkanda tuto ang puso ko sa pagtibok ng mabilis. Para na akong kakapusan ng hininga. Bakit ba ganito na lang ang epekto niya sa akin? Oo na gusto ko na siya. Pero ang oo na nitong nararamdaman ko para sa kanya. Para na akong magkakasakit sa puso. So ano, pwede ka ba sa Sunday? Tanong niya sa akin. Oo naman, manunood lang pala ng movie at magbabarbecue eh. Sagot ko. Hoy oo agad Ana, hindi ka man kang nagpakipot. Kastigo sa akin ang isang bahagi ng utak ko. Bigla namang inihit ng ubo si Jamil. Are you okay Jamil? Tanong ni Kuya Matt at nilengon ang secretary. Tumayo naman ng tuwid si Jamil. Oh yes sir, ayos lang po ako. Nasamid lang po. Kumagat labi, ako. Malamang nasamid si Jamie sa sinabi ng boss niya. Dinala ni Kuya Matt ang kamay ko kaya napadikit ako sa kanya. Sumulyap siya sa akin. Hayon na naman ang kakaibang kislap ng kanyang mata gaya kanina. Nag-iwas ako ng tingin kasabay ng pag-iinit ng aking mukha. Pagdating sa ground floor ay hawak pa rin ni Kuya Matt ang kamay ko habang naglalakad kami palabas ng building. Marami-rami ang tao sa ground floor, bakaramihan ay mga empleyado. Break time kaya nag-ipon-ipon sila at mga nakatingin sila sa amin. May nakaguhit na mangha at pagtataka sa kanilang mukha. Magalang na binati kami ng dalawang security personnel na nakatalaga sa exit. Hinatid ako ni Kuya Matt hanggang sa kotse ko. Napansin kong nag-iba ang aura ng kanyang mukha. Bahagyang salubong ang kilay at tumigas ang panga. Kailangaling nga din siya sa paligid. Tila ba siya alerto? Binuksan ko ang pinto sa driver's seat. Akmang papasok na ako nang hawakan niya ang braso ko. Lumingon ako sa kanya. May iba ka pa bang pupuntahan? Tanong niya. Oo, sa bake shop. Tumango siya. Tawagan mo ko kapag nandun ka na. Okay. Nahigit ko ang hininga ng dampian niya ako nang halik sa gilid ng labi sa kanya ako ay nalalayan papasok sa driver's seat. Para naman akong robot pero ang puso ko ay nagsisirko na naman sa loob. Sir Jamil, girlfriend ba ni sir yung babaeng kasama niya? Tanong ni Jane habang nakatanaw sa kanyang big boss sa labas na kausap ang babae. Baka fling lang ni sir. Sabi naman ni Diana, sa tingin ko hindi. Iba kasi ang hawak ni sir sa kamay nung babae. Parang ayaw niyang mawala, kita mo hinatid pa niya sa kotse. Yung ibang mga babae dati na pumupunta dito, hindi naman hinahatid ni sir sa labas at hindi rin niya hinahawakan sa kamay. Yung mga babae lang, ang nakakapit sa braso niya. Katwiran pa ni Jane, at saka sa lahat ng mga babaeng pumunta dito para kay sir, yung babae lang na yan ang mabait at disente. Di gaya nung mga nauna na bruha. Napaismid si Jane nang maalala ang babaeng social era na anak ng isang kliyente na laging pumupunta kay sir. Matare ito, maarte at may pagkamata pobre. Mabuti nga at di na yun nagpupunta. Baka sinindek ni sir dahil mukulat. Aba, malay natin. Sa ilang taon ko narito never ko pang nabalitaan na nagka-girlfriend si sir, puro fling lang. Baka nga fling lang talaga gaya din ng mga naunang babae. Diba Sir Jamil? Antag pa ni Digna sa secretary ng kanilang big boss. Tama na yung mga hula-hula niyo mga inday. Girlfriend siya ni sir. Talaga, halos sabay na bulalas ni Jane at Diana. Yes, at may date sila sa Linggo sa bahay ni sir. Never nagdala ng babae si sir sa bahay niya. At isa pa nag-iisang kapatid at bunso ni Sir Alden si Ma'am Ana kaya imposibleng gawin siyang fling ni sir, siguradong magkakagulo ang magkaibigan. At sa tingin ko plano ng mag-asawa ni Sir. Ani Jamil, kanina lang niya nakita na ganun umakto ang kanyang boss sa isang babae. May lamang, hindi gaya sa ibang babae na malamig ang pakikitungo nito. Kaya sure siya na girlfriend ng kanyang boss si Ma'am Ana. Umawang naman ang labi ng dalawang receptionist sa sinabi ni Jamil. Kung ano-ano pa ang tinanong nila rito. Interesado silang malaman ang love life ng kanilang guwapo pero suplado na big boss.